와우. 107. 그래, 나가자. 'What's up, guys? Ngayon ay magte-test ride na tayo. Dito ko umpisa ng ating vlog. So matagal-tagal din akong di nakapag-vlog, pero i-priority muna natin itong Honda dahil baka kunin na nila, no. Nakikita ninyo, meron akong papel dito, no. Ito yung mga pattern para hindi ko makalimutan kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko, no. Minsan kasi nakakalimutan ko eh. At hindi ko malagyan ng cellphone holder dahil hindi sa akin motor to, yung pakialaman. Okay, umpisahan natin sa kanyang looks. Unang-una, pagsampa mo dito ay mapapansin mo yung kanyang parang hood. Yung harap dito, ito, nakikita nyo to. Nakalabas siya, no? Parang nakakotse, no? Nakikita mo yung hood ng harapan mo, yung hood ng kotse. So, nakakapanibago. Para akong nakakotse, oh, kitang-kita ko yung dulo. Ito, ang kanyang gauge. Ito. Okay siya. Para sa akin, ha? Mapapansin mo, maliit lang. Maliit lang yung gauge niya. At maliit lang din yung manibela niya, ano? Kaya siguro nakikita mo yung hood sa harap. Ang nagustuhan ko dito sa motor na to, itong gauge talaga niya, kompleto eh. Kasi meron siyang orasan. Meron siyang clock. So ngayon, alas 10 na ng umaga. So okay ito, ha? Ngayon ko lang na-appreciate itong may oras. Maganda pala pagka may orasan yung gauge mo, no? Hindi ka na nagre-relo. Lalo na ako, di na ako nagsusot ng relo. Okay to. Tapos ito naman, dito, nakikita nyo. Ewan ko kung nakikita nyo. Akala ko nung una, RPM to. Yun pala, ano siya, kilometer per liter reading siya. Akala ko nung una, RPM, no? Kaya pala hindi sumusunod sa throttle ko. Ito, nasusukat to kung ilang kilometro ang mararating mo sa isang litro. Tapos ito, speedometer, fuel gauge, and then meron siyang ano, pagka sinindi mo, meron siyang lalabas na oil service yata yon. Indicator yon na kung kailangan mo nang mag-change oil. Ayos. hindi ka na manghuhula kung kailan ka ba last nag-change oil, di ba? Meron kang indicator. Kompleto siya, meron siyang temperature gauge, meron din siyang check engine, meron siyang battery indicator. At speaking of battery, ano, pag pinindot mo tong select, dalawang button nito, ito select to eh. Meron din siyang trip A and B. And then meron siyang average fuel consumption. Ayos. Parang yung Wigo ko lang, no? Meron siyang average kung ilang kilometro pa yung kayang i-travel. Tapos pag pipindutin mo pa, meron din siyang voltmeter. Ayos. Di ba yung iba, nagpapa-install pa ng voltmeter, no? Okay to, ah. Kompleto. At tsempuhan pa natin, merong parada. And then, ang susunod naman ay ito nga, itong pipe. Kadalasan kapag bumili ka ng mga scooter, yung pipe nila usually pabilog, di ba? Ito, maganda yung kanyang design, no? Nagustuhan ko siya. Tapos ang susunod ay ang kanyang foot peg, yung apakan ng angkas, yung angkasan mo kung saan siya apak. Yun, medyo hindi ko siya nagustuhan kasi hindi naman sa pangit, ano? Hindi naman sa pangit. Makaluma yung kanyang design. So kung nakikita nyo, may kalawang na, no? Napaka-simple lang niyang, napaka-simple ng kanyang design, no?
Ang susunod naman ay ang lights. Yan yung ilaw niya. Sa gabi nung tinry ko, though hindi natin makikita ngayon ano. Daytime running light siya, yung naka-on yung headlight niya. Every time na gagamitin mo siya ano. Sa design ng headlight niya, okay, meron pa siyang park light, di ba? Ang tingin ko dyan, parang kilay nga, eh, no? So, ang kanyang ilaw ay pure LED lights. Lahat LED, signal light, headlights, and tail light. Oh, okay siya. Ayos. Ayos to. Itong motor na to, nagugustuhan ko talaga. Sa balance naman tayo. Nung nakita ko yung gulong niya, medyo payat, no? Kaya medyo malikot siya. Madali mong isayo-sayo. Ewan ko lang sa banking kung okay siya. Hindi ko pa na-try. Wala namang banking andito eh. Pero okay na rin. Okay naman sa akin. Pero mas maganda sana kung mas malapad. Ang next naman ay ang kanyang arangkada. Yun. Ang napansin ko dito is pagka aarangkada ka. Ano, try natin dito. Ano. Kapag aarangkada ka, mag-high RPM muna siya. No? Hindi tulad yung mahina muna tapos pabilis ng pabilis. Pero hindi tulad nito. Malakas agad yung RPM niya kaya ramdam ko yung arangkada niya eh. Oh. Narinig nyo ba? Kaya ang lakas ng arangkada din niya eh, no? Bagus 125 lang siya. Pagdating sa engine, ang pino ng andar, no? Walang vibration, no? Di tulad ng iba. Especially kapag aarangkada ka, mararamdaman mo yung nginig, yung magbabibrate siya kapag aarangkada ka. Dito, oh, pino. Pining engine talaga, no? Galing nga, Honda. Ayos. Sa fuel tank naman tayo, no? Fuel tank capacity, no? Mas malaki siya sa mga ordinaryong scooter na 125. Ito 5 liters siya, no? So, okay, mas malaki. Mas malaki siya. So, maganda naman pag malaking tanke, eh. Hindi ka pagas ng pagas, ano? Sa isang linggo, oh, kung pang-araw-araw mo to, oh, isang beses ka lang magkakarga sa isang linggo, no? Kasi malaki yung capacity niya. Again, no? Ito ay 125cc, ah. Dalawa kasi ito, 150cc at 125, no? Ayan, may tricycle sa likod ko. Banatan ko na siguro. Ito, ah. 0. Hanggang sa kanyang top speed, ah. 1, 2, 3. Sagad throttle to, ah. Sagad throttle. Medyo nakayuko lang ako ng konti. 99 100 101 102 103 104 105. Wow. 105 na po. 106. Grabe, ang tagal ah. 107 lang po siya. At malapit na akong momento. 107 lang po siya talaga. Ayaw na po. So ayun, medyo na-impress naman ako kasi bukod sa malakas yung arangkada niya, napaabot pa niya ng 107. Ano kasi yung isang motor ko na ganitong scooter din na 125cc nasa 95 lang ang kanyang top speed, ano? So ito, medyo na-impress naman ako. Okay naman, 107 is okay naman kung pang araw-araw mo lang din. Okay na siya. Ito, ikot na tayo at babalik na tayo. Okay naman siya at wala akong naramdaman na kahit anong vibration dito, ano. Maganda to. Gusto ko siya. So sa price naman, sa mga nagtatanong, mga interesadong bumili ng ganitong motor, ang 125cc kagaya nito ay around 76,000 pesos, no? Depende sa dealer kung magkano nila ilalabas. So nasa around 76,000 pesos siya. Pagkatapos ang 150cc naman nito ay nasa 95,000 pesos. Ayan, ay depende pa rin sa dealer kung magkano nila ilalabas ito sa kanila.
or magkano nila tinitinda or kung anong mga freebies ang kasama. Kung ako ang papipiliin mo sa pang-araw-araw na motor, okay to para sa akin, ano. Daling gamitin, kumpleto, kumpleto siya. Kumpleto, ito yung gusto ko dito eh, yung kanyang gauge talaga eh. Ayos eh, kasi may oras eh. Gusto ko yung oras niya, tapos may trip A and B, average fuel consumption, nasa 38 kilometers per liter tayo. Wow! Samantalang yung Z1000 ko, 15 kilometers per liter lang. Ito, tipid to ha. Tapos may voltmeter pa. Kasi ito, ang problema dito, wala kasing kick eh, no? Wala kasing kick eh. Uso na ngayon yung walang kick eh. Kaya maganda, meron siyang voltmeter, no? Makita mo kung mahina na yung baterya or kung nagkakarga ba siya. Lalo na ito, kung pang-araw-araw mo pasok sa trabaho, maganda yung may oras siya eh. Kasi hindi ka na gaganyan, no? So, at least may oras na kagad. Yung preno, okay naman eh. Kaya lang ang problema, wala siyang ABS eh. Yun, doon lang siya medyo natatalo sa ibang scooter. Wala siyang ABS. Nasa control na ng daliri mo yan. No? Kaya ako pag Mio, o kahit anong motor pa, daliri lang ginagamit ko pag pepreno ako eh. Para hindi masyado malakas. Lalo't pag nabigla ka, maglalak yan eh. Sisimplang ka siyempre. Dito mahirap talaga tumawid eh. High speed eh. High speed yung highway na to eh. O diba, effective yung papel na nilagay ko. Okay, so meron nga pala akong babatiin, no? Dahil meron akong utang na loob sa kanila, no? Sabatiin ko lang yung mga empleyado at may-ari ng The Beauty Salon. K, The Beauty Salon sa May Marky Mall, no? Maraming salamat po kay Lulu De Leon, siya yata yung may-ari, no? Maraming salamat kay King, kay Sarah, kay Ann, kay Sheila at kay May. Oh, ganda ng suspension talaga nito. Maganda yung rebound ba yung tawag doon? Rebound? Yung pagtalbok? Wala akong nararamdaman na kahit anong vibration dito. Kahit idaan mo sa pangit na kalsada . Yun lang, medyo nakukulangan lang ako sa lapad ng gulong dito dahil payat. Ganda ng suspension talaga nito, makikita nyo guys, talaga totoo yung sinasabi ko pag nag-test ride kayo ng ganito. Ganda ng ano, tapos ang lambot pa ng upuan, no? Makikita mo ang nipis lang ng upuan niya. Pero malambot. Parang solid na solid yung upuan nito hanggang sa pinakadulo. Talagang malambot siya. Ayan, at marami salamat sa Honda at binigyan nyo ako ng chance na ma-test ride ang ganitong klaseng motor. So kung hindi pa ako mag-test ride ng ganito, hindi ko malalaman na mas maganda pala to gamitin pang araw-araw. Hindi ako nagkukumpara sa iba. Maganda naman yung sa akin eh. Pero syempre merong mas hihigit sa kanya kasi dahil nga dito sa mga features na nilagay ng Honda sa motor na ito. Right guys, maraming salamat po. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung anong motor ang bibilihin po ninyo base sa pangangailangan. Kung pang araw-araw, pang trabaho, okay siya. Right. Right guys, thank you very much sa panonood. See you next time guys. Bye! Read for Speed! Saan yung SP belts dito? SP belts. Mga subscriber yata to. Hello. Alright guys, so magkakaroon ng short ride ngayon.